walang kita yung 1, pero jump yung tira ni 8. Nice one, 80. Hindi na, karambola to. Nako, karambola. Ayun. What? Woo, nice one, Kyle. Bago tayo mag-umpisa mga kabilyar, ay mag-shoutout muna tayo. Uy, ang daming shoutout natin ngayon. Shoutout kay Ria Luja Odisa Piligro. Shoutout idol from Duwero, Bohol. Shoutout sa inyo dyan mga taga Bohol. Yun. Next is shoutout kay Randolph Luis Bayo. Shoutout idol. From Bukidnon. Shout out sa inyo dyan. Shout out din kay Nance Pinida. Shout out Boss Pinida Family from Filipo, Cordoba, Cebu. Shout out din dyan sa mga taga Cordoba. Naku, daming shout out ngayon. Shout out kay Kirk Michael Nosiliado. Shout out. Ayun, shoutout din kay GBTV. Shoutout og panotis idol. Shoutout GBTV. So, yun mga kabilyar, pwede nyo ring i-subscribe si GBTV. Yun. Shoutout din kay Jason Hostiniano Carmela Amoroso. Ang haba nun. Shoutout boss, laban naman ni Banyares at ni Biado. So yun, daming shoutout natin ngayon mga kabilyar. Shoutout sa inyong lahat mga kabilyars. Mag-intro muna tayo. What's up mga kabilyar? Welcome back to Mackin's Channel. Panonoorin naman natin itong napakagandang laro mga kabilyar ng dalawang batang tirador na si Edwin Itik Gamas versus dito kay Kyle Amoroto. So magbigay tayo ng konting reaction at commentary dito. So kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na kayo dahil ito lang ang tanging channel na fast track videos. So puro lang tira ang makikita nyo dito. So hindi kayo aabutan ng boredom. So let's go. Yan mga kabilyar, unang nag-break dito ay si Edwin Itik Gamas, ang batang tirador. Kalaban niya dito ay isa ring batang tirador na si Kyle Amoroto. Ayun, nagpo si Kyle dito. Magagawa lang yun ng player mga kabilyar after the break without being fouled sa rules ng 9 balls at saka 10 balls. Ayun, umalog. Grabe talaga itong mesa na to. Yung mga maksima mga kabilyar, alugin talaga. Kaya nga kung papipiliin yung mga player sa tira, gusto nila yung side pocket dahil walang alug. Yan, here comes Kyle Amoroto. Naku, umalog na naman. Sinabi ko pa. Ayan, jump shot by Edwin Itik. Ayun, ang galing naman. Whew! So dito mga kabilyar, pwede niya i-combination to from 3 to 5. Mahina lang para maiwan yung 3 dyan at may tira pa rin siya sa object ball. So dito may kunting inside lang. Ayan. Chuck. Ayun. May tira siya sa 4. So dito pwede niya i-draw ng konti para sa green 6. Ayun. Naku, galing. So dito, bottom left, mahina lang. Yun. So dito, parang straight ball mga kabilyar. Pwede niyang i-draw ito. The same pocket yung black 8. Ayun. Yun nga ginawa niya. Nako. So dito, pwede ding i-draw niya mga kabilyar. One rail, bottom left.
side pocket yung 9. Ayun. Pipiliin talaga ang side pocket ng mga player. Ayun. Bottom right din yan. Ayun. Nako. Uy, scratch ka agad. Ayan, ball in hand dito si Kyle. Ayan, draw shot yan mga kabilyar. The same pocket yung blue 2. So dito, ayan, gumawa siya ng 3 rails dito, follow shot, para may tira siya sa pink 4. So next is green 6. Pwede din niya i-follow shot itong mga kabilyar, may konting left spin. Ayan. So kung mapapansin yung mga player, mga kabilyar, laging tumitingin sa next object ball. Yun, basic lang yan mga kabilyar. Kailangan yung tingnan yung next object ball para may preparation ka at maubos mo talaga yung bola. Ayun, last obos na si Kyle. Bilis tumira ni Kyle mga kabilyar, katulad din ni Edwin Ikit. Ayun, one all na. Galing. Dry break. Ayun, dry break mga kabilyar. Walang kita yung 1, pero jump yung tira ni Itik. Naku, galing naman. Nice one, Itik. So dito, dipinsa ka agad. Dahil wala siyang clear shot. So basic lang tayo mga kabilyar. Automatic na yan. Pag wala kang clear shot, dipinsa ka agad. So sabi nga dun sa TikTok mga kabilyar, mindset. So kailangan nyo mag mindset mga kabilyar na defensive player para mahirapan talaga yung kalaban manalo sa'yo, dahil hindi ka pumipilit ng tira. Pag walang clear shot, defense ka agad. So ganyan lang mga kabilyar ang diskarte. Kailangan natin pag-aralan yung mga galaw ng mga magagaling na player. Ayun. Kaya ginawa yun ni Itik mga kabilyar dahil wrong-sided siya sa orange 5. So, pag wrong-sided ka mga kabilyar, mapipilitan ka talagang iparound yung white ball. Gumamit ka ng rail para makaabot ka doon sa next object ball mo. Ayun, follow shot ata. Ayun, side pocket na naman pinili ni Itik. Pwede naman niya i-stop ball yun doon sa corner yung 8. Pero ginawa niya, side pocket pa rin yung pinili niya. Kasi parang may phobia na sila dyan sa corner. Alugin kasi. Yan, last two balls na si Itik. Ginamitan lang ng inside. Nako, galing naman. Ayun, 2-1 na. Pasensya na kayo mga kabilyar. Yung mga nagbabasa atin, diretso ko na in-hide user ko na para hindi na siya makakita sa mga video natin. Para wala na siya, hindi na siya ma-enjoy mga kabilyar. So doon na lang siya sa mga mahahaba na laro. Galing na. Itong mga kabilyar, hindi ko na pinutol dahil wala nang ano dito, dire-diretso tira ni Edwin Itik dito. Ayun. May angle siya para sa orange 5. Pabalik lang sa gitna yung ano, yan, bottom right. Ayun. Yun, pwede the same pocket yung 6. Depende sa kanya. O doon sa ibabaw. Ayun, doon sa, dito sa ano niya kunin. So, yun, fall. Uy! Grabe naman yun. Tinampal ni Itik mga kabilyar. With right spin, bumalik yung bola. Tapos na yan. Yun, ako. 3-1 na. Nakauna si Itik dito mga kabilyar. So, yung mga kabilyar, subscribe nyo rin yung lahat ng mga billiard channel dito sa Pilipinas. Support lang mga kabilyar. Kila channel nila Itik the Duck Channel, nila Anton Raga, Carlo Biado,
Andiyan pa sila si Giovanni Edorisi, sila Rinaldo Parago. Support lang mga kabilyar. Okay lang naman yun. Kaysa doon tayo sumuport sa mga US na vlog. Supportahan natin mga Pilipino, mga kabilyar. Yun. Dito sa channel natin mga kabilyar, magaling, madali lang tayong gagaling dito. Dahil fast track video po tayo dito, madali nating ma-familiarize yung mga pattern na ginagawa nila dito. Ayun, ang bilis, bilis tumira ni Itik mga kabilyar. Yan, follow shot with inside spin. Ayun. Ang ano ko lang dito kay Itik mga kabilyar eh, bakit kaya hindi ito ini-invite ng mga malalaking tournament dyan sa Manila? Eh, ang gagaling naman ni Itik. Nagko-comment nga ako dyan mga kabilyar na doon sa Sharks, wala, wala talaga, hindi ini-invite talaga si Itik. Pero mga naglalaro doon, mga magagaling naman. Pero si Itik, known na kasi ito eh. Known na kasi ito dito sa YouTube, si Itik, na magaling. So, may pangalan na ito si Itik mga kabilyar. So, sana ma-invite ito si Itik sa mga malalaking tournament. Uy! What? Grabe naman yun! Na-break pa niya yung cluster, pero mahirap to. Ayun, sumobra yung tira niya. Hirap talaga kasi sa corner. Dito, draw shot. Uy, alog na naman. Nako talaga itong corner na to. Kaya pag corner mga talaga, mga kabilyar, be careful sa tira niyo kasi may alog diyan. Yun. Uy, nag-kiss pa. Ayun, na-reward si Itik sa magandang depensa niya mga kabilyar. So, importante, importante talaga mga kabilyar ang defense. Marireward ka ng magandang tira, marireward ka ng ball in hand, at ang pinakatindi sa lahat, mahirapan yung kalaban mo sa'yo. Manalo man yan sa'yo mga kabilyar, tutulo ang pawis niyan. Yun. Here comes Edwin Itik. Papatayin lang niya yung white ball dyan mga kabilyar. Ayan, natay lang niya. Ayun, nag-concede na si Kyle. Ayun, may sign na mga kabilyar na na-prostrate ito si Kyle. So, yun, na-discourage ba? So, yun mga kabilyar, pag ganun, advice ko lang, huwag kayo talaga ma-prostrate at ma-discourage. Dahil mapiktuhan nyo yung laro nyo mga kabilyar. Hindi na kayo makapag-discarte ng maayos. Kailangan lang dyan ay kontrahin mo sarili mo. Ayan, follow shot with inside spin. Hina lang para sa orange 5. Problem ball dito ay ang 7. Ayan, kailangan i-break yan ni Kyle. Ayun. Uy, hindi na. Karambola to. Nako. Karambola. Ayun. Woo! Nice one, Kyle. Ayan, 5-2 na tayo dito mga kabilyar. Ayun, dry break na naman yan. So, ganyan talaga mga kabilyar. Ang bilyar. Ayun, push out si Itik. So, ulitin ko na naman. Yung sa mga beginners na hindi pa alam, magagawa lang yun ng player ang push out after the break without being foul. Pero may option na ibalik yung push. So, yun mga kabilyar. Yung sa mga baguhan dyan, baka hindi pa lang alam yung rules. Ayun. Ayan si Kyle, umuusok after nag-concede. Wow! Grabe ang gandang tingnan ng roll ng white ball mga kabilyar pag may pectus. Yun. Muntik na namang umalog.
Yan, pag corner, be careful talaga. Kailangan 0-0 yung tira nyo. Sa corner, 0-0 talaga. Ayun, last two balls na si Kyle. Humabol dito. Ayun. Oops! Oops! Munti ka na. Ayan, muntik na nga disgrasya mga kabilyar. Ayun! 5-3 na. Nako. Nagalit na si Kyle dito mga kabilyar. Dalawang rock straight. Ayun. Is it a dry break? Dry break nga. Ayan si Edwin Itik. Ayan. Lagyan lang yan ng konting inside para hindi na lumayo yung white ball. So dito, follow shot din dahil nasa ibabaw yung red tree. Ayan, gumamit lang siya ng two rails. Grabe, parang may sariling daan ang white ball. Dito, follow shot din with inside spin. Ayun, tingnan mo yung mga preparation ni Itik mga kabilyar. Grabe. Ayan, draw shot ng konti. Yun. So, pwede na stop ball dyan. Ayan. Dito, pwede niya atras ng konti mga kabilyar. Pabalik lang sa gitna. Ayun. So, dito, gagamit siya ng 3 rails dito mga kabilyar or 2 rails. Yun, 2 rails lang yung pinili niya. Naku, ang galing naman. Whew! Nice one, Itik. Ayan. Draw shot lang ng konti yan. Side pocket. Tampalin na lang niya yan. Ayun, tinatras pa. Tapos, 6-3 na tayo mga kabilyar. Uy, humabol ang dos. Ayun, humabol. Ayan, here comes Edwin Itik Gamas. Ayun, parang may sariling daan yung white ball. So, ang ano talaga dyan mga kabilyar, titingnan nyo kung saan mag-slide yung white ball. So, kailangan nyo kasi ng ano, preparation para sa next object ball. At para din maubos mo yung bola. So, wag lang yung literal na panonood mga kabilyar. Kailangan every video natin may matutunan tayo dito na tira at diskarte. Ayun. Ayun, follow shot ginawa ni Itik doon. Nilagyan niya ng inside spin. So, dito, bottom left. Ayun, follow shot lang. Dito, corner. So, draw shot to. Nasa behind kasi yung 10. Patras. Ayan, konti lang. Tapos na. Ang bilis lang ng billiard dito sa Makin's channel mga kabilyar. So, commercial muna tayo. Yung hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Dahil ito lang ang tanging channel na fast track video. So, mabilis lang kayong gagaling dito mga kabilyar. Just follow my guide, observe, familiarize, watch and learn mga kabilyar. Ang dami nga nag-comment dito mga kabilyar, nakakatulong talaga daw yung commentary ko dito sa laro nila. Before, tira lang sila ng tira, ngayon may diskarte na. Dahil sinichange nila unti-unti yung mindset nila mga kabilyar. Before, hindi sila defensive player, ngayon, automatic na sa kanila yung pag walang clear shot, dipinsa ka agad. Hanap ka agad ng matataguan ng white ball. So yun, yung main player kasi mga kabilyar, yung mindset nila very offensive. Kahit walang pasok, ibank shot yung bola, maghanap talaga ng ano. Pero sa mga larong ito mga kabilyar, lalo na pag money game, kailangan mo talaga ng diskarte para manalo. Para mahirapan yung kalaban mo. Yun. So, sabi lang nila, comment lang nila doon na ang dami daw nila natutunan. At lalo silang gumagaling. Sabi ng comment. Ayun, ako. Galing naman ni Itik.
Naunahan si Kyle dito. Pabor kasi yung bola kay Itig. Magaling na, pumapabor pa yung bola sa kanya. So, ano pa dyan? So, yung mga kabilyar, ulitin ko na naman, supportahan nyo yung mga channel ng mga Pilipino. Lalo na dito sa mga billiards. Yun, dry break. Nakatira din si Kyle. Yan. Magandang stroke ni Kyle, mga kabilyar. Very loose yung stroke niya. Nasanay kasi ito. Yun, tingnan mo yan sa likod niya. I-observe nyo. So, yun sa mga beginners pala. Dami kasing hindi marunong sa ano, yung sa three steps. So, yung una talaga, mga kabilyar, yung mga beginners dyan, una nyong gawin ay kailangan matuto kayo dyan sa bridging. So, sa bridging, ano lang yan, open bridge, like that, it's open, and it's closed. And then, meron din sa rail, mga kabilyar, off-rail bridge, sasabihin ko sa inyo mamaya, yung bridging. So, yung ginagawa ni Kyle, yung forma na yan, yan ang stance. At yung pagtumbok niya, yun ang stroke, mga kabilyar. So, kung malaman nyo yung tatlo, mga kabilyar, practice na lang ang kulang nyo. Tuloy-tuloy na yan, mga kabilyar. Mostly kasi sa mga beginners, mga kabilyar, naglalaro doon sa bilyara namin, hindi talaga marunong mag-bridge. Sa bridge pa lang, naku, nahihirapan na. So, lahat ng mga naglalaro doon, ay tinutulungan ko talagang matuto, mga kabilyar. Walang bayad. Sabi nga nila, huwag na kuya, kasi wala kaming pira pambayad. Sino ba nagsabi sa inyo na nagpabayad ako? Tuturuan ko lang kayo. Ayun. Tinutulungan ko talaga sila, mga kabilyar, na matutong maglaro ng billiard. Here comes Edwin Itik Gamas. Naku, grabe ang nipis naman nun. Oops, ang galing. Whew. Pinaround pa yung bola dahil nakarong sided. Ayan, ginamit pa niya yung, tinulak pa niya yung yellow 9. So dito, wow. Whew. Dumamit pa ng 3 rails. So ganyan mga tira, mga kabilyar. Before, pag tirang ganun, diretso ko na yan, ano yun, bottom left. Pwede pala iparound yun, depende sa angle niya. Ayun, may pumasok pero walang clear shot si Iti, kaya automatic defense na yan. Pero uy, naunay stare. Ayun, whoops, buenas talaga, pumasok pa yung 4. Ayun. So, dyan, mapifeel mo naman, mga kabilyar, pag, ano, kasi, while naglalaro kayo, mapifeel mo talaga kung may buenas yung kalaban or malas ka, ayun. So, susundin nyo yung pinagbabawal na technique ni Efren Reyes. Mag-time out kagad, time out, tapos mag-CR. So, pagbalik nun, nawala na yung malas nyo. So, yun ang ginagawa ni Efren Batarias. Ayun, 10-4 na tayo. Naku, laki na ng lamang ni Itik. Naunahan si Kyle dito. No doubt, magaling na player ito si Kyle, mga kabilyar. Lagi kong pinapanood yung mga laro niya nito. Si Efren, binigyan din niya ng partida, pero nanalo si Efren dun. Batang-bata pa kasi nag-umpisa ito si Kyle, naglaro, mga kabilyar. So, nung 12 years old siya, nakita ko talaga ang laro nito. Ang galing talaga. Pagpakiting ng mga kabilyar, wala talagang problema.
sa pakiting. Bata rin ito ni Sir Rolly Baron sa Batang Tirador, si Kyle Amoroto. Meron nga silang ano, mga kabilyar, nagpo si Sir Baron na ano, sinong cha-challenge kay Kyle. Ayun, daming nag-challenge, taga Cebu. Dalawa kasi yung bata ni ano doon, ni Sir Rolly Baron sa Crib. Dalawa, si Anton Raga at si Kyle. So gumawa si ano ng Sir Baron ng challenge na sinong cha-challenge kay Kyle at Anton. Yun. So ngayon, mga kabilyar, ang inalagaan ngayon ni Sir Baron ay si Elijah Alvarez, the Wonder Boy. Batang-bata pa kasi, 15 years old, napakagaling nga. Dami ng foreigner na tinalo niya doon sa Ghost Game. Nako. Ayun, tingnan natin, makarali ba ito si Kyle? 10-5 na, oh, dalawang. Nako, galing naman. Nice one, Kyle. So dito, ayun. Follow shot. Parang draw shot yung ano ni ano doon, ah, pero follow shot pala. Ayun. Dalawa na ang ano ni Kyle dito. Excuse me po. Ayun, here comes Edwin Itik Gamas. So subscribe niyo mga channel nila, mga kabilyar, nila Anton Raga, Idol Carlo Biado, nila Beno, nila Edwin Itik Gamas, Itik Dadak Channel, lahat ng mga may channel sa billiard. Pwede niyo namang i-subscribe, mga kabilyar. Kasi pwede, marami din kayong malalaman doon, mga kabilyar, lalo na doon sa mga manhirism ng mga player. So ang dito lang sa akin, ang purpose ko lang dito, madali nating ma-familiar yung mga tira dahil fast track video po tayo. Umuusok si Kyle dito, parang makatatlo, ah. Ayun. Gusto humabol ni Kyle. Ayan, dito. Wow. Grabe ka power yung cue ni Kyle dito, mga kabilyar. Ang hina lang ng spin, pero yun lang. Umalog na naman sa corner. Naku. Bakit kaya ganun, mga kabilyar? Pag pinupuri ko talaga yung player, sumasablay. Naku, grabe naman yun. Easy shot na yun kay Kyle. Nag-ano pa, na-miss pa. Pinipore ko kasi. Naku, 11-6 na. So yun, mga kabilyar, commercial na naman tayo. Yung hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Dahil sa dito sa Makin's channel, ito lang ang tanging channel na fast track video. So mabilis lang kayong gagaling dito, mga kabilyar. Ang dami niyong makukuha dito na mga diskarte at tira ng mga class A players. Yun, super class A players. Like Edwin Itik and Kyle Amoroto. Ayun. Yun, ang galing naman ng ginawa ni Kyle doon. Dinala niya yung green 6 sa may pocket. Yun, open table na for Kyle. Huwag mong sayangin to, Kyle. Ayun, para makahabol. Ayun. Atras lang ng konti. Tama-tama lang yung angle niya dito. One rail. Ayan, para sa yellow 9.
Napakagaling ng batang to, mga kabilyar. Malayo din ang mararating nito, mga kabilyar, basta lagi lang naglalaro. Ayun, 11-7 na. Hindi pa tapos ang laban dito. Ayan, here comes Edwin Itik Gamas. Wow! Grabe namang defense yun. Hindi, walang kita, pero na-depensa pa rin ni Itik. Ayun. Oops! Yun, pumasok. Nako. Pero mahirap to. Malayo kasi. Ayun. Muntik na namang umalog. Ganyan talaga ang corner, mga kabilyar. So, pag tumira kayo ng corner, be careful. Ayun, umalog na nga. 0-0 talaga ang corner, mga kabilyar. So, huwag niyong bibitawan pag hindi 0, mga kabilyar. Yan, here comes Kyle Amoroto. Ayun, walang problema sa pakiting itong batang to, dahil napakagaling. Ayan. So, follow shot siya ng konti, mga kabilyar. Nag-create lang siya ng angle dito para sa green 6. So, dito naman, mahina na lang. Ayan, uy, dinala pa. Muntik pang nadiskuhido. So, yun. Open table na to para kay Kyle Amoroto. Ayan, mag-ingat ka dyan sa corner. Yun. Tapos na to, mga kabilyar. Si Kyle ba naman? Ayun. 11-8 na. Tatlo na lang. Lumalapit si Kyle dito. Ayun. Dry break na naman. So, may konting malas talaga si, ano, mga kabilyar, si Kyle. Break niya. Laging nag-dry break. Pero lumalaban si Kyle. Dahil yung score nila, oh, 3 racks na lang ang diferensya. Ayun, depensa ni Kyle. Pero may window dito si Itik. Ayun. Kaya depensa yung ginawa niya. Naku, ang galing. Uy, yung ginawa ni Kyle, mga kabilyar, explain ko sa inyo, intentional foul yun. Ginawa niya yun para hindi maupos ni Itik. So, ang pag sa tingin nyo, mga kabilyar, hindi nyo na ma-hit yung object ball, magdikit na lang kayo ng bola. Magdikit nyo sa ibang bola para mahirapan ubusin ng kalaban mo. So, katulad nung ginawa ni Kyle, ayun, binuwag ni Itik yung cluster. So, yun ang isa pa rin diskarte, mga kabilyar, yung intentional foul. Pero be sure na hindi ka foul to. Kasi pag mag-intentional foul ka and then foul to ka na, tapos ka na dyan. Rules, dun sa mga beginners, ang rules pala dito is 3 successive fouls. Kailangan sunod-sunod yung foul mo bago panalo yung kalaban. So, pag ma-foul ka ng dalawa, tapos makahit ka ng isa, back to zero yun. Doon sa mga beginners na hindi pa alam ng ang rules ng 9 balls at saka 10 balls. Ayun, na-scratch si Kyle. Nako, malapit pa naman yung score niya dito. Lumalapit. Ayan. Bottom left. Yun. One rail, papuntang. Ang hirap dito ang pink 4 kasi nasa tip ng side pocket. Yun. May pasok kaya ito. Tingnan natin. Ayun, meron. Ganda kasi sa ano, mga kabilyar, na observe ko lang. Ang ganda kasi sa ano, kung papipiliin ako sa maxima 7 at saka maxima 6. Doon ako sa maxima 6. Kasi ang ganda ng side pocket niya. Kasi yung sa maxima 7, mga kabilyar, naglalaro ako dito sa mga ibang bilyaran. Ang side pocket straight, ang hirap talaga, mahirap yung pocket sa side pocket sa ano, mga kabilyar, maxima 7. Napakasikip.
So, yun. Gusto ko kasi itong Maxima 6 mga kabilyar dahil hindi maantala yung kung gusto mong mag-ubos ng bola. Uy, yun lang. Ganyan talaga ang billiard. So, umalog na naman yung Jess. Alugin. Yung lahat naman table mga kabilyar, alugin talaga sa corner. So, be careful pag tumira ka ng corner shot. Yun, ang galing naman ni Itik. Nice one. Itik. Ayun, nako, open table na to para kay Itik. Follow shot. Nasa ibabaw kasi yung pink 4. So, kung... Pero yung ginawa ni Itik doon mga kabilyar, may kunting stun. Hindi literal na follow. Kasi pinapunch niya ng konti. Ayun. Daming nagko-comment mga kabilyar na nag-improve talaga yung laro nila dahil sa video natin. So, thank you sa comment na ano. Pero yung ano ko talaga dito mga kabilyar para makakreate tayo ng mga magagaling na player. Yun. Pero yung gustong-gusto ko talaga mga kabilyar, gusto kong mag-build ng babae na player. Kasi wala kasi tayong mga ano, dalawa na lang yung player natin na magagaling mga kabilyar, si Chesca Centino at saka si Robelyn Amit. E pag mag-retire na yung dalawa na yan, wala na tayong player panlaban. So, kailan gusto ko nga mag-build ng babaeng player, i-trainingin ko yun mula bata hanggang gumaling. Kaya lang, ang hirap hanapin yung mga talented na ano. Ang hirap. So, yung mga ano dyan, mag-ano na kayo. Uy! What? That was Efren Reyes shot. Magic. Yun. Yun naman. Tuwing lumalapit si Kyle, umiscore naman ito si Itik. Tuwing lumalapit si Kyle, umiscore si Itik. So, wala tayong magagawa dyan. Billiard talaga. Pag bubuynasin ka nga naman. Ayun. Tulad nung nagsumablay si Itik sa 5. Ipumasok pa doon sa corner. So, may buenas talaga. Magaling na, buenas pa. Saan pa kayo? Yun. Yung mga ano ko nga mga kabilyar, may mga player doon, sinabi, yung ano ako, nagtaka ako dahil hindi naman marunong magdepensa yun. Eh ngayon, lumalaro na ng depensa. Naku. Sabi niya, oh, defensive player ka na ngayon ah. Eh, sabi mo eh, walang clear shot, defense ka agad. Natatawa ako. So, ganyan lang, mga kabilyar. Pag ganon ang mindset mo, mindset ba? Mindset. Pag ganon ang mindset mo, sigurado yan, mahihirapan yung kalaban mo. Naku. Parahil na ito kay Itik, mga kabilyar. Ayun, last ball na si Itik dito. For the hill. Ayun, hill na si Itik, mga kabilyar. Puro na. Sa Bisaya, waiting. Paano naging Bisaya yung waiting, mga kabilyar? Ganyan, ganun talaga, mga kabilyar, sa Bisayas. Pag last na yung score mo, uy, waiting na, oh. Ganun. Pero paano naging Bisaya yung waiting? So, joke lang mga kabilyar, pero totoo yan. Naku, galing naman magbank ni Tik, tatlong beses na yan ah.
nagbank na walang mintis. Yun. So observe nyo lang talaga yung mga laro nila mga kabilyar and familiarize. Aside saan pa kayo? Aside sa na-enjoy pa kayo, hindi pa kayo nabobored, marami pa kayong natutunan dito. Oops! Ayun! Oops! Munti nga na na-scratch. Pero, nagtago yung white ball sa tip mga kabilyar. Ayun! Ang galing ginawa ni T. Kaya lang, hindi niya na-hit yung pink 4. So, mapagkakataon pa dito si Kyle na makascore. Ayun! Side pocket yung green 6. Ayun, gumamit pa si Kyle ng 2 rails para sa 7 ball. Dito, draw shot. Ayan, bottom right. Naku, ang galing naman. What a shot by Kyle Amoruto, ang batang terador. To follow shot. Ayun, may konting inside spin. Ayan, bilis lang ng billiard dito sa Makis channel mga kabilyar. Kaya mag-subscribe na kayo dahil ito lang ang tanging channel na fast track video. Mabilis lang kayong gagaling dito mga kabilyar. Ayun. Nag-dry break na naman si Kyle. Ang malas talaga mga kabilyar. So ganyan talaga ang billiard mga kabilyar. No doubt, Kyle is a good player. Yun. Si Itik, magaling na, buenas pa. So, saan pa kayo? Wala tayong magagawa dyan. Sports lang, sports lang talaga tayo mga kabilyar. Kailangan natin na may sportsmanship. Yun. Pag natalo, ano talaga, shake hands sa kalaban. Pag panalo, di happy. Ayun. Ganyan lang talaga. Hindi naman isang beses lang yung laro mga kabilyar. May laro pa. Daming laro. So, pag natalo kayo ngayon, panalo kayo mamaya. Ayun. Para na lang nag-warm up si Itik dito. Ayan, draw shot pa. Yun. Dito, follow shot na lang. Nako. Ising-isi lang ito si Itik. Parang nagkumpiyansa ba? Pero, ayun, last ball na. Nako. Wait a minute! Ayun, nag-concede na si Who are you? Kyle. So, yun lang mga kabilyar. Panalo dito si Edwin Itik Gamas. Kontra dito sa batang tirador na si Kyle Amoruto. So, maganda yung laro mga kabilyar. Kaya lang medyo buenas dito si Edwin Itik Gamas. So yung mga kabilyar, kung nagustuhan nyo talaga ang videong fast track, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na, i-like, i-share, at syempre pindutin nyo na rin yung notification bell para lagi kayong ma-update sa mga fast track video natin. Lagi kayong mag-ingat mga kabilyar. Keep safe and God bless.